sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat, o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumain niyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwi na dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatawag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos. Dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis, sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo, ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan
ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Sa lahat ng pahayag, gawa ng Poong naligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit, Panginoo'y papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang Poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Ang Poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang Poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng Poong nagligtas. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang dinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Saban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo, at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y bibigat palalo ang parusa sa inyo. Saban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil
sa pananampalatayang Hudyo at kung makahikayat na iginagawa ninyong masahol pa sa inyo. Kaya't magiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sabay ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito, ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito, ngunit ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa nino man ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa nino man ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, narinig natin kung papaanong binibigyan ng magandang salita ni San Pablo yung pananampalataya ng mga taga-Tesalonika. At ito rin ay hiling sa bawat Kristiyano. Nung sinabi niyang naway, maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. Dahil tayong lahat bilang Kristiyano ay tinawag upang maging mabuting mananampalataya. At yung sinasabi niya dito na maging karapat dapat ay maging karapat-dapat din sa kaharian ng Diyos. At kung pakikinggan nating mabuti yung Ebanghelyo, masasabi natin na yung mga eskriba at pariseyo na pinagsasabihan ng ating Panginoon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. At masasabi din natin na hindi sila karapat-dapat dahil sila'y mapag-imbabaw. Ano ba yung sinasabi dito ng ating Panginoon? Isa sa mga bagay na ikinagagalit ng ating Panginoong Hesukristo dito sa ating Ebanghelyo ay yung pang-aabuso at the expense of others. Nangyayari ito hindi lang naman sa panahon ng ating Panginoon, pero nangyayari ito kahit saan, kahit kailan. Mga pang-aabuso at the expense of others para lang merong makuha. Dala ng kasakiman, dala ng greed, dala ng pagiging makasarili. Nung una sinasabi ng ating Panginoon dito, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop, bagkos hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Lagi nating tandaan na unang-una, yung mga eskriba kasi ay ayaw nilang lumapit yung mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. Pero yung unang-unang ayaw lumapit sa Kanya at nagre-reject sa Kanya na salita ng Diyos, na Diyos na nagkatawang tao, ay yung mismong mga pariseyo at eskriba. Pero hindi natapos sa kanila, yung paghahadlang na yon. Ang ginagawa nila, pinipigilan pa nila yung mga tao na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo. At pinipigilan nila yung mga tao na makalapit sa ating Panginoong Hesukristo dahil natatakot sila na talikdan ng mga taong ito ang pananampalatayang Hudyo para sumama sa ating Panginoong Hesukristo. So ibig sabihin,
mababawasan sila ng members. At pag nabawasan sila ng member, mababawasan din yung source nila ng income. Kaya nga, ang kadugtong nito, sinasabi ng ating Panginoon, ginagalugad nyo ang sulok ng daigdig para makaanib ng panibagong miyembro. Bagkos, ano sabi pa ng ating Panginoon? Dahil doon, lalong bibigat ang parusa sa inyo. Bakit? Dahil ginagawa nilang mas masahol pa sa kanila. At alam din natin lahat, mga kapatid, na yung mga eskriba at pariseyo na pinagsasabihan dito ng ating Panginoon ay laging nakafocus sa mga external, na ritual. Kaya nga dito sa bandang huli ng ating ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon yung tungkol doon sa pag-aalay at tungkol doon sa panunumpa sa templo. At bakit naman yun yung pinagtutuunan din ng pansin ng ating Panginoon? Again, tungkol pa rin ito sa pang-aabuso ng mga tao na nasa kapangyarihan doon sa templo. Kasi bakit sinasabi ng mga eskriba at pariseyo na dapat na pag ikaw ay nanumpa sa ngalan ng altar, wala yon, pero dapat mayroong handog para maging effective ang iyong sumpa o ang iyong alay, bakit ganun? Siyempre, dapat silang bumili ng alay. Dahil, again, source of income na naman. At ganun din, no? Lahat ng mga ginagawa nila, laging meron silang, kumbaga, merong kickback. At the end of the day, meaning, yung mga ginagawa at yung pinapansin, yung sinisita ng ating Panginoon sa mga eskriba at pariseyo na ito, hindi dahil sa masama yung ipinapagawa nila sa mga tao, pero dahil masama yung kanilang motibo, masama yung kanilang intention. Dahil ang kanilang intention ay para sa sarili nilang kapakanan, para sa sarili nilang gain, dahil sa kanilang kasakiman at the expense ng mga mahihirap at the expense ng ibang tao. At kung titingnan natin yung ating paligid ngayon, kung titingnan natin ang mundo ngayon, nangyayari pa rin ito. Marami pa rin mga tao na ginagamit ang kapangyarihan, ginagamit ang pwesto, ginagamit na advantage para makalamang sa kapwa. Pero hindi lang naman sa mga may kapangyarihan nangyayari iyon. Kapag ang isang tao merong pangangailangan, kapag ang isang tao merong kasakiman, pagka ang isang tao makasarili, laging may temptation na manlamang sa kapwa. Laging may temptation na gumawa ng advantage sa kapwa. Kaya paalala ang ating mga pagbasa, hindi lang sa katotohanan na nangyayari ito sa ating buhay, sa ating paligid, pero paalala din ang ating mga pagbasa para sa ating sarili, na mabantayan ang ating sarili, na laging i-check kung ano yung ating mga motibasyon sa buhay, na laging i-check na kung ang ginagawa ba natin ay para talaga sa mabuti o para lang makalamang sa kapwa. Mga kapatid, lahat tayo, katulad ng sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa, lahat tayo ay tinawag para maging Kristiyano. At nawa, sabi nga ni San Pablo, nawa maging karapat dapat tayo sa ating pagtawag. At mangyayari na tayo ay magiging karapat dapat kung tayo ay namumuhay ng mabuti. Kung namumuhay tayo ng mabuti at walang pinanlalamangan na kapwa. Hindi namumuhay sa sariling kagustuhan, hindi namumuhay para makakuha ng sariling kapritso, kundi namumuhay para sa kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mula't sa ating pagiging hindi karapat-dapat,
itinataas natin ang ating isip at puso sa Ama at dinadala rin natin sa Kanyang harapan ang ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik-loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas, at kasiyahan, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipinagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpa,
tagumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ringapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus,
na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. My strength, you
guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant, you are my King. I offer to you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my announcement for parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation. Bukas, August 27, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Corsero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica, and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa August 29, 2024, Huwebes, paggunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag, magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father June Sescon.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.